Hello guys! Welcome back to our YouTube channel. For today's DIY project, gagawa tayo ng 20,000 mAh power bank for only 200 pesos. Pero bago ang lahat, kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa ating YouTube channel, mag-subscribe ka na for more DIY videos, tutorials, and tips! Dalawang bagay lang ang ating kakailanganin. Una, ito. I-unbox natin mamaya kung ano to. At ito, lumang battery pack ng laptop. So, dito, sa loob nito, makukuha natin yung 18650 battery, which is gagamitin natin sa ating DIY power bank. So, hanap na lang kayo ng mga lumang power bank. Lumang mga battery pack from old laptop, okay? So, balik tayo dito. Bali, ito. Ito talaga yung main component natin para sa ating DIY power bank. Ito ay isang... Tara! Ito, power bank na siya actually. Ang kailangan na lang natin is battery. So, yung battery na kakailangan natin is manggagaling dito. So, kaya DIY power bank siya kasi binili natin siya ng walang battery. Tayo na lang ang maglalagay. So, pwedeng brand new. Mabibili rin natin online 18650 battery or salvage battery from laptop battery pack, okay? So, yun lang yung dalawang bagay na component na kailangan natin sa ating power bank. Bali guys, ito nga pala, mabibili natin online. Bali, ilagay ko na lang yung link sa baba para makita nyo kung saan siya mabibili. So, ayan, okay? So, start na tayo. Bali guys, may dalawang tools lang tayo na kakailanganin. Ang multi-tester para i-check natin yung ating battery later. At saka pliers or any multi-tool para gagamitin natin para buksan to. So, ito yung pinaka-challenging part. Yung buksan yung ating battery pack kasi wala siyang screw na pwede nating buksan. Wawasakin talaga natin to guys. So, kayo nang bahala, ingatan nyo lang na huwag masisira yung battery. Yan. Medyo tedious lang yung trabaho na to, pero kapag nadaan sa tiyaga, may nilaga. Okay? Tara! O, ayan na siya. So, sa loob, pag nabuksan natin, usually, yung isang battery pack is naglalaman ng anim na 18650 battery cell. Ayan, ayan siya. So, eto, medyo minagic na natin. Hindi ko na pinakita yung pagwasak. Kaya nyo na yan. Medyo mahirap yon pero kaya naman. Feasible siya. So, ngayon, ang gagawin natin, pag nabuksan nyo na, is itetest natin isa-isa if okay pa ba itong mga battery na to. Kasi syempre, from lumang laptop battery na yon. So, hindi natin alam if okay pa ba or hindi na okay yung mga battery. Okay? So, tanggalin natin sa lalagyan. Kita naman guys, no? Kita nyo ba? So, ayan ha. Lagay natin dyan. So, iba-iba yung battery pack. Minsan 6, minsan 4, minsan 8. So, jackpot ka kapag 8 kasi madami ka agad. So, gagamitin natin yung multi-tester. Check natin yung voltage ng ating mga battery. So, medyo mababa pero sige, tingnan natin. Try natin. So, testingin natin yung battery. Up! Ayan, kita nyo pumalo. So, nasa 4.2. So, okay yung battery na to. Ito, okay din. Ito, okay din. Up! Ito guys. Mukhang sira tong battery na to kasi hindi pumapalo yung needle natin. So, may mga ganitong battery case na open siya. So, hindi na natin ito mapapakinabangan. So, ihiwalay natin. Ito pa. Hop. Ayan, okay din to. So, may apat na tayong okay. Ito. Ayun, wala rin. So, tanggal na natin to. Ayan. So, meron tayong apat na battery na okay. Ayan. Usually nga pala guys, yung mga ganitong battery, nagre-range siya sa 2,000 to 3,000 mAh. So, kaya yung title natin is 20,000 mAh battery bank. So, kung meron kang 8 nito na tig 2,500 mAh na capacity,
Pag sinum natin lahat yon, total yon ang 20,000 mAh battery. So para matest natin yung capacity nito, may gagamitin tayong device for charging and discharging para malaman natin kung ilang mAh sila. Pero i-share ko na lang dito sa small clip para makita nyo. Pero yung video na yun, para sa next video na lang natin, tuturuan ko kayo kung paano natin iti-test at para makuha yung actual capacity nitong 18650 battery. Pero sa ngayon, isipin na lang natin na 2500 mAh yung capacity nila. Ito nga pala yung sample ng battery na na-test ko na. So ayan, may capacity siya na 2126 mAh. So ito rin, apat yan. So ito, apat. May extra pa naman akong 4, so 8. Ang kailangan kasi natin sa ating DIY power bank is 8. So okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So next step na natin, since may okay na tayong battery, ipapilit na natin. Ilalagay na natin yung mga battery. Oh, umilaw ka agad. So testingin natin kahit isa pa lang. O, ayan, kita nyo kaagad 98%. So, ilagay ko pa yung ibang battery. Yan, kita nyo? 8 battery yan. From laptop battery, gagawin natin siyang DIY power bank. Napakasimple lang guys. So, hindi mo na kailangan bumili ng mamahaling power bank online. Etong nagastos ko lang is 200 pesos. 205, 200 to 215 pesos. So 215 pesos lang meron ka ng DIY na power bank. So although yung capacity natin hindi pa ganoon ka eksakto, pero kasi at least yun yung kaya ng power bank natin ilaman. So kaya niya up to 30,000 mAh depende sa battery na ilalagay natin. So ayan guys, power on natin. Oh, di ba? 98% guys. So may ilaw din to. Try natin kung iilaw. Ayun, oh di ba? May ilaw. May flashlight ka na, may power bank ka pa. Okay? 200 pesos lang 'yan. So patayin natin 'yung ilaw. Ayun. So try natin kung gagana 'yung charging niya, okay? Wait lang guys ha, Type-C kasi, Type-C yung cellphone. So guys, ito, kabit na natin yung power bank, open natin, tapos charging, testing, ayun, charge, kita ba? Ayun, oh. Ayan, charging yung ating power bank. Okay? So ayan, nabawasan ka agad. Siyempre kasi charging. Okay? So okay siya, gumagana. Try naman natin na i-charge yung power bank. Okay? Siya nga pala guys, nalimutan kong sabihin na yung power bank natin na DIY, dalawa yung output niya na USB. So ayan. Oop, mag-focus ka. Ayan. So, dalawang device pwede mong i-charge at the same time. Tapos, ito pa yung bonus. Usually, yung ibang power bank, isa lang yung charging port nila. Isa lang na micro USB. Ito, dalawa. Nakita nyo? Isa, dalawa. So, kahit ang laki-laki ng capacity niya, kaya natin siyang i-charge ng mas maikling oras compared sa ibang power bank. Diba? Kasi dalawa yung input niya. So, try natin. Meron ako ditong extension na merong USB power. So, try natin. Ayan, makita nyo, nagbi-blink yung in. Ayan. Ayan, kita nyo ba guys? Ayan, kita naman pag walang ilaw. So, nagbi-blink yung in. So, charging siya. Tapos, naka-indicate din na 5 volts, 1 amp yung pumapasok. Blink yung in. So, charging. So, try natin. Gawin natin dalawa. So, ayan. Kita nyo guys. Umilaw yung 5 volts, 2 amps. So, ibig sabihin, 2 amps yung pumapasok sa kanya. Okay?
So, ayos. Meron tayong DIY power bank for only 200 pesos. The best, 'di ba? Sulit. Kaysa bibili ka ng bago na ang mahal-mahal, nagre-range siya ng 500 to 700. So, yun din naman yung purpose. Bakit ka pa bibili ng mahal kung kaya naman ng mas mura, di ba guys? Natapos na natin ang ating 20,000 mAh DIY power bank. Very easy lang ito gawin at super affordable pa. Sana nag-enjoy kayo sa ating DIY project. Don't forget to like, share, and comment below kung may katanungan kayo sa ating project at kung may video suggestion kayo. Pwede din kaming itag gamit ang hashtag DIYPinoy sa inyong social media para makita rin namin ang inyong DIY project. Bye guys! Thank you for watching!